Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating U.S. President Donald Trump na balik White House nang manalo sa katatapos lang na U.S. elections. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas lalo pang titibay ang relasyon ng Pilipinas at U.S. sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa isang statement, nagpaabot ng pagbati ang Pangulo kay Trump. Gayun din sa mga Amerikano sa kanilang tagumpay sa isang proseso na nagpapakita sa mundo ng kanilang values. Umaasa raw ang Pangulo sa pakikipagtulungan kay Trump kaugnay ng iba't ibang usapin na kapapakikinabangan ng dalawang bansa na may malalim na ugnayan, magkaparehong paniniwala, pananaw at mahabang kasaysayan ng pagtutulungan. Umaasa rin ang chief executive na ang anyay matibay na alyansang ito ay magiging pwersa tungo sa kabutihan at landas ng kaunlaran at pagkakaibigan sa Pacific Region at iba pang bahagi nito. Giit pa ng Pangulo na ang matibay na ugnayan na ito ay lubos na sinusuportahan ng Pilipinas sapagkat ito ay itinatag sa mga ideal na kapwa isinusulong ng US at Pilipinas, ang kalayaan at demokrasya. Kumpiyansa rin si Pangulong Marcos Jr. sa matatag na pamumuno ni President-elect Trump na magbubungaan niya ng mas maayos na kinabukasan para sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas. Tiwala naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na magpapatuloy ang maayos na ugnayan ng bansa at Estados Unidos sa ilalim ng liderato ni US President-elect Trump, lalo't hindi maikakaila ang matatag na alyansa ng dalawang bansa. The Philippines and America have shared history and we have this desire for peace in this region. So I think the commitments will be followed through. Kumpiyansa naman si House Speaker Martin Romualdez na hindi mapuputol ang matibay na relasyon ng dalawang bansa kasunod ng pagkapanalo ni Trump. Tiwala rin siyang hindi matitinag ang nailatag ng ugnayan ng Pilipinas at US pagdating sa iba't ibang usapin. I believe that there will be continuity of economic activity, investments, and in the case of security and defense arrangements, we'll be having as much if not more support. Tiniyak naman ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na walang magbabago sa pagitan ng dalawang bansa. Pero giit niya, marami pang agenda sa ilalim ng pamumuno ni U.S. President Joe Biden. We're very excited to renew our coordinates with the Trump administration, between Trump and the President Trump and the Philippines. But also remember, in the United States, there's one president at a time. So until January 20th, we will be continuing to fulfill the Biden administration's agenda. We still have a lot on our plate, including some big visits and some important conferences coming up. So we look forward to finishing out strong and then starting out strong with the new administration. Nanalo si Donald Trump sa halalan bilang Pangulo ng Amerika matapos makakuha ng 292 electoral votes at nangako para sa isang malakas, ligtas at masaganang Amerika. Sa kanyang 26 na minutong victory speech, pinasalamatan niya ang mga taga-suporta at binigyang diin ang kanyang plataporma, lalo na sa immigration reform. Isusulong din daw niya ang America First ideology. Nagkaroon si Trump ng mahigit 72 milyong boto, ang pinakamarami sa kasaysayan ng isang kandidatong pangulo. Nagsilbi bilang 45th US President si Trump mula 2017 hanggang 2021 at nakatakdang magbalik sa White House matapos ang kanyang muling pagkapanalo. Formal na rin nag-concede si Kamala Harris at pinasalamatan ng kanyang mga taga-suporta at kinilala ang resulta ng eleksyon. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.